Hi guys! Ngayon magluluto tayo ng paksiw na galunggong na may toyo. Bali, version ko po ito. Ang una kong gagawin, magigisa lang ako ng maraming bawang. Hindi, totoos ko lang sa sandali. Once na nag-light brown siya, i-set aside ko siya. Tapos punta na tayo sa ating next step. Siyempre po, napakaraming version ng pagluluto ng paksiw. Alam mo naman tayong mga Pilipino, masyadong mapag-eksperimento sa pagluluto. So ayan, medyo light brown na siya. Laging ko, tatabi ko muna siya. At ilalagay ko na yung ating palayok ng ating lutuan. So i-assemble na natin siya. Ngayon maglalagay muna ako ng slice na luya sa ibaba para hindi po dumikit yung ating baby mackerel o galunggong. So ngayon ilalatag ko na siya. Ayan, pagkatapos natin ilagay yung ating galunggong, titimplahan na natin siya ng laurel, sibuyas, ilalagay muna ako ng konting tubig dahil bukas yung ating apoy, masusunog yung ilalim. Maglalagay din tayo ng pamintang buo. Nasa sa inyo po kung gusto nyo ng pamintang duro. Lalagay pin yung ating sili. Isang kutsara ng sugar. White or brown, walang problema ron. Maglalagay tayo ng 1 cup na toyo. Kanina, bali nilagay natin tubig, ano siya, 1 cup din siya. Tapos 1/4 cup ng cane vinegar. Lalagay tayo rito ng green onions. At pampalasa ng oyster sauce. Ngayon, ilalagay na natin yung aking ginisa na bawang. Mas maraming bawang, mas masarap ang pakalabasan ng inyong paksiw na galunggong na may toyo. Maglalagay ako ng konting asin. Huwag masyadong marami dahil maalat na po yung toyo. At tatakpan ko siya, lulutuin lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes. Tapos, okay na po siya, pwede na po siya mag-serve. Ganun lang po kabilis ang version ko ng aking paksiw na galunggong na may toyo.